Hello guys, good afternoon, good morning sa bansang Pilipinas, lalo na sa iba pang panig sulok ng baby guys. Sana guys, maging safe tayong lahat ng Pilipino, lalo na sa ating bansang Pilipinas, sana maging safe tayo. Yan, dito tayo sa Lunta guys, sa Rosala Park, ipapakita natin. Training tayo ng Filipino Army sa martial art sa ating mga estudyante. Ito, ipapakita natin guys, let's go! Brrrr! Ito na po guys yung aming final training kasi nagbo-voice over na ako dito kasi mayroong music sa gilid namin, malakas yung music kaya sayang naman kung makapiright yung ating video. Ayan, tuturuan ko dito sila yung mga estudyante kong mga taga Arellano, kaso ayaw makinig pag tinuturuan, puro dal-dal kaya minsan na nasisigawan ko kasi di tayo miwasan kasi ano eh, kahit anong turo mo sa kanilang technique, wala, hindi nila pinapasok sa kanilang pag-iisip eh, kasi isip bata nga eh. Kaya yun, nahaluan ko na lang ng joke-joke. Iba guys yung itong katabi ko, yung sa likod ko. Magaling na yan, mas magaling pumalo. Ang iba naman dito, wala talaga kasi mahirap turuan na ito, tinuturuan ko ng basic technique, basic na footwork, kung paano ka makapatama sa kalaban kasi once na sa loob ka ng ring, kailangan na tatamaan mo yung kalaban na tapos kailangan kasi dyan na may follow up ka. Itong ginawa ko, sinuturo ko sa kanila, dapat mabilisan yung palo. Kaya tinuturuan ko sila ng hindi mo kailangan hatakin yung arnes mo, kailangan mo lang ihampas ng mabilisan. Kasi ang laro po dito guys, point system, paunahan ng tama. Kung sakasakali lang naman, paunahan ng tama. Ang iba naman, nasusunod nila yung aking pagtuturo. Ang iba naman, walang improve. Mas magaling na pagtuturoan mo. Ito, itong tinuturo ko, halos sabay yung paa pag step mo, halos sabay. Mas nauna yung palo mo kaysa paa kasi mahirap naman una ka tumalon tapos yung palo mo delay, yun ang mahirap, tatamaan talaga ng kalaban mo pag ganun ang strategy mo. Kailangan obserbahan nyo guys yung palo ko at saka yung sa likuran kung paa dapat nakaangat siya, hindi po nakalapat. Yun ang kailangan mo talaga kasi yun ang mas mabilis na paraan. Kung sa paa naman, kasi yung palo, nakita ko lang dito, puro taas lang palo ko. Mayroon tayong sa paang target, pero makikita nyo nun guys, mayroon itong lahat po ito, papakita ko kung paano tayo, magpatama sa paa. Itong tinuturo ko, puro lang to balikat or kamay or ulo. Yan, itong mga kaliwete mas prioritize nila talaga yung palong balikat. Pag tinuturuan mo sila palong bababa, parang hirap sila. Pero masasanay din yan na pinipilit ko lang na maging aggressive, maging magaling sila. At saka ito yung pala yung mga ano namin, yung nasa makita nyo sa video, yung sa unahan, yung mga black belt dyan namin, ano, tuturo naman dyan yung nakaputi, naka-play na puti, naka uniform ng puti si bro Kimura, halos nang magka-level lang kami dalawa. Ayun, kasi sana nga kung hindi naman matuloy sa itong linggong laban namin, siguro sa sunod na lang, kung kasi nakasalalay kay Master yung aming paglaro kasi Master ang paglaro nito eh. Pero itong tinuturuan ko, mas marami
mas marami sila ito, nasa abot dyan sila mga nasa 10 ilalaban ko sa tournament. Kasong iba dito hindi dumalo. Hindi naman natin pinipilit kung ayaw nilang dumalo kasi nasa kanila naman yan. Tayo naman ang ating pina-prioritize dito ay matuto silang pumalo ng maganda, magandang patama. Ayun, sana nga gumaling sila lalo kasi ang ginagawa ko dito, ina-atras ko yung aking hawak-hawak na target nila para naman matuto silang humabol na kunyari hindi tumama tapos habulin nila. Ayun, nasanay ko silang matapaan nila ng parang nahabol. Ayun, iba naman kasi papalong hindi, parang pumapalo na takot. Hindi naman natin silang masisisi niyan kasi kinokontrol nila yung kanilang palo. Ayan, ito naman na ang ginawa ko dito, kunyari tuhod ang target nila tapos sabay-sabay akong papalo sa nila, dapat i-block nila yung aking palo dapat kasi sinasanay yung silang pumalo sa paa tapos sabay blocking. Yan ang kailangan talaga guys, kailangan kasi sa harness natin, sa harness talaga mayroon tayong counter with blocking. Ayun ang importante kasi pag once matala tayo, wala tayong blocking, tapos pag kinounter tayo ng kalaban ay sigurado ay tatamaan ka. Ang kailangan talaga pag target, pag counter mo sabay blocking tapos sabay ilag, kailangan mabilis yung footwork ng paa mo at so mabilis yung katawan mo gumalaw. Yan ang ating kailangan dito. At saka itong nakapula, mas lagi kasing naglaro yan kaya siyang pinaka maganda tingnan pag pumalo. Mayroon siyang technique na kung paano magpatama. Yun. Pero ano pa rin, nakulangan pa rin ako sa ibang mga student ko. Pero ano din yan, matututo rin yan kasi una pa lang nilang isasabak sana sa tournament. Sana nga maging successful yung aming tournament. Sana darating na July 2021, dalawang araw. Hindi ko lang mas sure kung matuloy talaga kasi mayroon tayong grandmaster na siyang naghahawak ng mga palaro. Grandmaster at saka chairman saka vice chairman. Ayun, abang-abangan na natin guys kung ano ang resulta nito. At saka sa lahat ng manonood ko, maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay sa inyo, taga-masugit kong taga-panood, si Tatay Korea, saka si Titing Espinosa. Ayun, lahat ng followers, lahat ng kababayan ko. Ayun, maraming salamat sa inyong suporta. Sana i-share ninyo aking video, like at comment kung saan man nakarating yung itong video guys. Malaking tulong sa akin ang bawat share ninyo sa aking mga video. At sa malaking pasalamat sa malaking salamat, papasalamat sa mga nagsishare na aking video. At yun, thank you very much. At sana po mag-ingat po tayo lagi sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating trabaho, kung saan man kayo nagtatrabaho ay mag-ingat po tayo lagi. At saka habol ko lang guys sa lahat ng mga nag-arnes pala, hindi po lahat ng arnes ay magkaparehas, magkaibang technique po yan, magkaibang strategy at saka magkaibang